Sa tuwing binabayo ng bagyo ang probinsya ng Batanes, malaking hamon ang supply ng pagkain. Pero sa ganitong sitwasyon, nangingibabaw ang katatagan at likas na mapamaraan ng mga Ivatan. Nakaisip sila ng iba't ibang paraan para mapreserba ang kanilang mga pagkain. At pangunahin na dito ang pagdadaing. Kasama ko dito si Tatay Eddie, isa sa mga sikat na nagdadaing ng Dorado. Kayo rin ba ang humuli nito? Wow, grabe. Ang laki nito, Tay, ah. Ito, malaki. Oo. Pinaka na yan. Grabe. Pira na yan. Tingnan mo yung karamihang size. No? Ganito pala itsura ng Dorado, no? Mahal daw yung ganito, ah. Mahal. Pag nadaing yung ganito, ang ganito, mm-mm, 700 o kaya 800. Ang mahal naman? Oo. Ang Dorado naman talagang special dito sa Batanes, eh. Kasi pag ito, dinaing ninyo, buong taon na yan, makakakain kayo niyan. Kahit dalawang taon yan na hindi yan masisira. Nakabalot, hindi na yan masisira. Simple lang daw ang pagdadaing ng Dorado, inaasinan lang ang lahat ng parte nito. Tapos po, nakasabit lang siya ng ganyan. Gano'ng katagal po? Isang linggo, basta ganitong mainit, pwede nang hindi ilabas. Saka kailangan maging matigas na matigas siya? Oo, para... Kasi parang bato na, oh. Eh, paano po ito kakainin kung ganito katigas? Madali lang lumambot, ilaga mo lang sa tubig lang. Ah, tapos, pag nilaga mo sa tubig? Malambot na rin. Pwede mo nang itirito pagkatapos mong ilaga. Eh, kasi naman noong sinuunang panahon, wala namang mga refrigerator, wala namang freezer. Ganitong. So, syempre, kung gusto nilang ma-preserve yung isda, ganitong ginagawa nila. So, kailangan patigasin talaga itong matigas na matigas. Para preserve talaga. Para preserve siya talaga. Parang kung ganitong kulay na, yun na nyo. Hmm. Iba kaysa dito. Ah, pag umitim na mismo yung karne. At saka, dapat talagang maalat para hindi nangangating. Gano'ng katagal itong pinatuyo? Mga dalawang linggo. Napaka-espesyal itong isdang to, ginto talaga. Isa pang isda na sagana sa isla ng Batanes ang tinatawag nilang dibang o flying fish. Tila lumilipad kasi ang mga isdang ito sa tuwing tumatalon sa dagat, gamit ang kanilang malalapad at mahahabang pectoral fins na tila mga pakpak. Magkano po yung ganyan? Ang kilo niyan? Isang piraso po. Ah, per piraso? Magkano po isang piraso? Sampo. Ang mga Ivatan, dinadaing din ng dibang. Ang tawag nila dito, maitahes. Kumpara sa Dorado na dinadaing ng ilang linggo, ang maitahes binibilad lang ng isang buong araw. It's a one-day-old drying fish. Yung pag-preserve is influenced by the weather because half of the year, we cannot go out to sea. Ang mga tiga Batanes, whatever is there, yun ang kinuha nila. But there are seasons when the flying fish are so plentiful and the Dorado are also season ng Dorado. So, we maximize the harvest para what we cannot consume at that time, we preserve it for those rainy or stormy seasons. Sa restaurant na ito sa Bascod, dibang dishes ang binabalik-balikan ng kanilang mga parokyano. Ang bestseller nila, lumpiang dibang. Ituturo ni Nanay Lydia sa atin kung paano ito iluto. Yung fish, kailangan it should be clean. And then afterwards, you boil it. After that, patuyuin. And then ito ang kalabasya na siya. Sa isang lalagyan, paghahaluin ang ingredients. This is my secret ingredient. This is pineapple, chopped carrots, chopped raisins, chopped mushroom, and then mix. Sunod na ilalagay ang itlog. Pag nahalo na ang ingredients, pwede nang ibalot ang mixture sa lumpia wrapper. Ito na ang lumpiang dibang. It's good. It's fish. Yeah. Like it. Lumpia. It's not too oily. Malasang malasa. It's tasty. Sa isla ng Sabtang, kakaibang dibang dish naman ang matitikman.
Mula sa isla ng Bataan, kailangang sumakay ng Faluwa para makapunta sa isla ng Sabtang. Faluwa ang tawag ng mga Ibatan sa malaking bangkang ito na kayang magsakay ng hanggang 80 katao. Kumpara sa ibang bangka, ang Faluwa walang katig. Mas ligtas daw gamitin ang mga bangkang walang katig sa mga isla gaya ng Batanes dahil sumusunod lang ito sa matataas at malalakas na alon. Isang beses lang sa isang araw ang biyahe nito. Mula Bataan, karaniwang inaabot ng 30 minuto ang biyahe papuntang Sabtang. Madalas binibisita ng mga turista ang Sabtang dahil sa trademark nito, ang mga traditional Ibatan House. Gawa sa bato ang haligi at pader ng bahay, habang ang bubong naman ay gawa sa kogon. Karamihan sa mga bahay na ito itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Dito namin nakilala ang mangingisdang si Mang Ronald. Di bang ang kadalasang hinuhuli nilang isda? At ang paborito nilang putahe dito, Lataven o kinilaw na isda na isang traditional dish ng mga Ibatan. May tuturing rin daw itong fast food dahil ang paghahanda nito wala pang 2 minuto. Pagkatapos hiwain ng pa-cubes ang dibang, bubudburan ito ng maraming luya, sibuyas at asin. Lalagyan din ito ng katas ng kalamansi. Hahaluin ng hanggang sa kumapit ang lasa ng mga ingredients sa dibang. Pwede nang lantakan ang Lataven.